Kamusta, tropang kalapatids? Ako si Marlon ng Maclon Brothers TV. For today's video, mga tropa, meron na naman tayong bihag. May pumasok na naman sa loob natin na bihag, mga tropang kalapatids. And dito sa video na to, meron tayong bagong young bird bigay ng tropa nating mapagmahal. Kaya kung gusto niyan makita at malaman, please keep on watching. Yun, mga tropang kalapatids, merong ibon dito sa landing area natin. Checkered white plates to, mga tropang kalapatids. Negative na sa atin to, mga tropa, dahil hindi naman ako nagpakawala. Nag-mid-toss tayo sa Guarpa, Gimba ang release. So, si Polio nandito na, mga tropang kalapatids. Kanina pa daw yan, si Boss AJ natin nagbabantay, mga tropang kalapatids, dahil meron akong pinuntahan ngayon. So, kanina pa daw to si Polio, mga tropa. So, medyo against the right tayo dito konti. So, etong ibon, di ko alam kung kanina to, mga tropang kalapatids. So, biyag na naman. So, tingnan natin kung makapasok natin. Mukhang mahamo yung ibon na to, mga tropang kalapatids eh. Pero hindi natin alam. Yan, titingnan natin kung makapasok natin siya. So, ayan, mga tropang kalapatids, feel at home din tong ibon na to. So, ayan. So, naka-PHA na. Commercial ang tingin ko, mga tropang kalapatids. Ang ganda, hen. So, di ko alam kung kanino to, mga tropa, dahil ito si Polio natin. So, waiting pa tayo kay Kika. Inuntos tayo, mga tropang kalapatids, ngayon sa Guarpa. Gimba ni release 6:05 yung release nila sa Gimba. So, hindi naorasan ni Boss AJ natin yung uwi ni Kika, ni Polio, pero kanina pa daw. So, si Kikay na nga lang hinihintay natin. So, mas nauna pa to kay Kikay, mga tropang kalapatids. So, hindi ko alam kung kanino to. So, check muna natin, mga tropa, at malagay muna dun sa quarantine area natin. So, ayan na nga, mga tropang kalapatids. Gusto lang pala makikain na itong ibon na to. So, ayan, naya muna natin makatuka ng steak natin dito, mga tropang kalapatids. Tapos, mamaya, i-release na rin natin, mga tropa. Tingin ko, galing din to sa Gimba. Release ng Guarpa, mga tropa. So, hindi naman siya mukhang young bird. Nakita nyo naman, ayan, matured na itsura niya. Siguro galing nga to sa toss, mga tropa. So, wag na natin patagalin. So, painumin lang natin. Tapos, ayan, mga tropa, pakainin natin para maganda-ganda yung maging uwi niya sa kanila. So, umuwi ka ng direct sa mamaya, ha? O, ayan, mga tropang kalapatids, alas 8 na. Andito na si Kikay natin. Pero, kanina pa daw nandito, mga tropa. So, nasilip ko, nasa NFA, natakot kay AJ natin, mga tropa. Pababa na daw sana kanina, nakita lang si AJ. So, kumpleto tayo, yan, nag-toss tayo ng Gimba, mga tropang kalapatids. So, si Polio yung nauna natin. So, si Kikay, late na naman, mga tropa. So, okay lang yan. So, yan, ayaw pa pumasok dito ni Kikay. Tigas talaga ng ulo na ito. So, yan, mga tropang kalapatids. So, inahanda natin yung Warriors natin. Road to third lap tayo ng BFRC, mga tropang kalapatids. Medyo against the light tayo. So, yan, si Kikay natin, tapos si Polio natin. So, kompleto naman tayo ngayon sa mid-toss ng Guarpa. Bakit nga ba tayo nagmi-mid-toss pa, mga tropang kalapatids? Eh, naka-derby na tayo. Importanteng-importante tayo makapag-toss, mga tropang kalapatids, dahil yung ibon natin na yan, dito sa bahay, hindi na natin yan mapapalipad ng sobrang tagal, mga tropang kalapatids. Kaya kailangan talaga natin ng tulong ng mid-toss, mga tropa. So, nagkarga ako kagabi sa Guarpa. Kasama natin sila, Boss Anthony, dyan. So, kailangan talaga ng toss, at least makalipad yung ibon, mga tropa. Ang hirap mag-force play pagka nandito lang sa bahay, mga tropang kalapatids. Pag pinawawala natin yan ngayon, so, wala pang 5 minuto, bumabalik na dito yan eh. Paano naman makakapagpag ng maayos yung mga ibon natin pagka ganun lang rumonta, mga tropa. Kaya isa sa pinakamagandang technique na gagawin natin during derby time, mga tropang kalapatids, kailangan masipag talaga tayong mag-toss. Ngayon, naswerte tayo kasi yung Guarpa, hindi pa sila derby. So, pwede tayong mag-toss ng mag-toss sa Guarpa, mga tropang kalapatids. Sa Gimba nga ni-release ngayong araw, mga tropang kalapatids. So, ayan, maganda naman yung mga pauwi natin, mga tropa. Si Kikay, medyo late lang ng konti. Yan, lagi naman late, mga tropa. So, ito yung live natin ng BFRC, si Polio natin, mga tropa. So, live yan ng first lap hanggang second lap. Sana hanggang third lap and final lap, mga tropang kalapatids. So, talagang tinutodo na natin yung paghahanda, mga tropang kalapatids. Yan, binabatak lang naman natin sa ronda. Wala naman akong ibang ginagawa, mga tropa. Kailangan lang talaga yung ibon natin matutong lumipad ng sobrang init.
Tapos talagang force play mga tropa. So dito sa bahay, hindi talaga ako makapag force play ng sobrang tagal mga tropa, dahil nagdadapo lang yung ibon natin sa NFA. Pagka bumaba sila dito, bubugawin ko ulit mga tropa. So maya maya nakikita ko nasa NFA naman sila. Yan, nakita nyo mga tropang kalapatids kaninang umaga. Yan, nagtos nga pala tayo sa Guarpa. Yung Gimba yung release mga tropa. Nag-meet-toss tayo para naman makapagpag yung mga warriors natin. Kasi dito sa bahay, hindi na natin napaparonda ng sobrang ronda yung mga ibon natin. Lalo na yung dalawang warriors natin na naka-derby mga tropa. Swerte nang umikot ng 5 minuto, pero wala, hindi rin kaya ng 5 minuto. Kaya yun, nagtutos tayo mga tropa. Buti yung Guarpa merong release ng Gimba. At yun nga mga tropang kalapatids, nakadagit pa yata yung ibon natin, nakatangay pa ng ibon na eh. Galing din siguro sa karera to mga tropang kalapatids. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yan, napakain din natin to kanina. Hindi ko lang na-release agad mga tropang kalapatids dahil meron din akong mga ginagawa dito sa bahay. So ngayon natin pawawalan, alas 3 na ng hapon. Mukhang kanina pa siya inihintay ng amo niya mga tropang kalapatids. Magandang ibon, isang hen mga tropang kalapatids. Ayan o, ang ganda ng itsura niya mga tropa. So hindi na siya young bird, so malamang sa malamang to. Galing to nga sa training o sa club training sa Guarpa mga tropa. Sa tingin ko lang, pero hindi pa tayo sure doon mga tropa. So gandang ibon no? Ayan o, checkered na may suksok mga tropa. Ayan, tapos may ring siya. May ring mga tropa kalapatids. Ang ring niya is ito, PHA 2020. Ayan mga tropa, ring number niya 6635257. So i-release na natin to mga tropang kalapatids dun sa bukid na natin. Tutuluyan ano mga tropa sa release area natin. Doon natin ulit pawawalan. Sana naman mga tropa makauwi na to ng diretso sa may are mga tropa kalapatids. So dito muna, mamaya i-release natin. So may bago rin tayong ibon, young bird, bigay ng tropa natin. Ito mga tropa, ipapakita ko sa inyo ang checkered mga tropa ang kalapatids. So makita nyo, ayun, young bird na young bird. Meron pang mga dilaw-dilaw sa buhok niya mga tropa kalapatids. Itong ibon na to, galing to sa kumpare natin sa Malolos, kay Boss Mapagmahal, kay Boss Joseph Mapagmahal mga tropa kalapatids. Ayan, nabigyan tayo ng ibon. Ang line nga pala itong ibon na to is Douglas Rosa Anson mga tropa kalapatids. Yan, sa mga nakapanood po nung video natin dati kay Boss Joseph natin, yan na i-vlog natin yan, puro direct Anson saka Douglas yung mga ibon niya. So itong young bird na to, isa sa pairing niya na yun mga tropa kalapatids sa mga nagpo-produce sa kanya. Kaya gusto niyang young bird yung ibigay sa atin, gusto niyang ilipad natin. So kung maililipad natin to, possible sa south mga tropa kalapatids. Kasi kung ipang NDR natin to, sobrang bata pa nito mga tropa, so alanganin na. So kung maililipad natin to, siguro sa south na mga tropa kalapatids. Hindi na kayang ihabol pa to sa winter na darating mga tropa, dahil mag-winter na ilang ano na lang mga tropa. Yan, maraming salamat kay Boss Joseph Mapagmahal natin yan. Binigyan din natin siya ng young bird. Parang nag-swap lang kami ng young bird mga tropa kalapatids, dahil si Boss Anthony nagpasuksok dito ng young bird ng south sa high milim crack 52 natin cross sa Rezo. So yung nest mate nun yung binigay natin kay Boss Joseph Mapagmahal natin. Papawala na natin tong bihag mga tropa. Ayan mga tropang kalapatids, nandito na tayo sa release area natin. So lalakasan ko na yung bato nitong ibon na to, dahil baka mamaya madapo na naman sa dalawang pinakawala natin na bihag dito. Dalawang beses nagdapo dito mga tropa. So ayan, kung sino man yung may-ari nito, ayan. So hindi ko na nilagyan ng love letter yan mga tropang kalapatids. So sana makauwi sa may-ari. Kung nakauwi man at isa ka sa nanonood, ayan, PM mo lang ako tropa. So ayan, kung kanina mo pa hinihintay itong ibon na to, ayan, inalaga muna natin ng sandaling panahon yung ibon mo na ano natin, pinainom natin yan ng Reco Plus saka pinakain natin ng maayos yan. So ayan, pasibatin na natin. Ayan, medyo hindi ganong kaganda yung panahon na tirik yung araw, alas 3 pa lang mga tropa. Pero ayan, maganda-ganda naman dito yung ano, hindi naman madilim mga tropa. So ayan, uwi na. Ayan mga tropa, yun, lumipad. Buti na lang lumipad, hindi na nagdapo.
At syempre mga tropang kalapatids, mag-update lang tayo dito sa cage number 2 natin kay Red Nitro. Ano lang ang balita kay single dad natin mga tropa. So ayan, so malalaki na yung mga young bird niya. So sobrang galing nitong ni Red Nitro mga tropa. Hindi ko naman tinulungan tong maggota dito sa mga anak niya, pero ang lalaki ng mga naging anak niya mga tropang kalapatids, ang gaganda. So itong isa meron lang bahid ng isang bulutong mga tropang kalapatids. So ang gagawin natin, ipapahinga na natin si Red Nitro natin dahil masyadong na-stress sa buhay, nawala ng asawa, tapos nagsubo pa ng dalawang young bird. So deserve din niyang magpahinga. Yan, pahinga ka muna boy, akong bahala sa'yo sa next breeding. Bibigyan kita ng sexy na bago mong asawa. Yan, medyo nakikita ko nalulungkot si Red Nitro. Barako na ng barako dito mga tropa, naghahanap ng kapares dahil nga itong dalawang young bird niya is pang walay na mga tropang alapatid. So ilalagay muna natin dito yan, para palakasin muna natin tumuka yung mga young bird mga tropa. Pero nagsosolo na to, hindi na to sinusubuan ng ni Red Nitro mga tropang kalapatids. Ayan, nakita nyo ang lalaki ng young bird mga tropa, ang gaganda. So ayan o, so nakayaanan ni Red Nitro yung pagiging single daddy niya mga tropang kalapatids. So dito ko na rin tatapusin yung video na to mga tropang kalapatids. Yan, bago matapos tong video na to, yan, ilalagay ko na rin pala to sa stock bird tong si single dad natin na si Red Nitro, para maganda yung maging kondisyon niya mga tropang kalapatids, para sa next breeding eh handang-handa na siya ulit mga tropang kalapatids. So dito ko na tatapusin yung video na to mga tropang kalapatids. So bago matapos to, sa shoutout ko lang yung ma'am kong maganda diyan, kay Ma'am Jeng Sinag Desus. Yan, imain niyo na yan mga tropang kalapatids, single yan, naghahanap daw ng poging pansier, ayaw lang sa akin, ewan ko ba. So ninong madla, ikaw nang bahala, i-add mo na yan, baka i-add pa ng iba. So yan lang yung video ngayong araw, kung nagustuhan mo yan thumbs up naman dyan. Kung ikaw nanonood ka at di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga latest videos natin.